Listo. Okay, so music tayo ngayong week, ha? By the way, sino bang mga singer dito? Meron mga singers dito? Sir, ako, nag-choir ng grade 3 lang. Okay, so very good. At magagamit niyo yung mga natutunan niyo sa choir dito sa music natin. Ako po, sir. Okay, so elements of music. So, gawin natin diretso yung music natin. Dito sa elements of music, so karaniwan, ang music kasi natin sa first quarter is all about folk music. So, mga katutubong awitin or kanta, pati instrument na rin. Pero kadalasan kasi dito sa by the way, marunong ba kayong mag-analyze ng kanta kung maganda o pangit? Ang sagot. Question ko. Pag may narinig ko yung kanta, marunong, masasabi niyo ba na maganda siya or pangit? Opo. Opo. Okay, halimbawa. Opo. Opo. Minarinig ko yung awitin or kanta. Sabi niyo na maganda. So, paano niyo nasabi na maganda? Pag hindi po masakit sa tenga at pamalamig. How about taki? Masasabi kong maganda or hindi sa tono po, pati sa lyrics, kasi po pag magkakatugma po yung lyrics ng kanta, maganda po, pero pag hindi po magkakatugma yung mga salita sa kanta, medyo hindi po maganda pakinggan. Okay, so lyrics ang iyong pinagbabasihan. Okay, what else? Yung iba pa, anong paano yung masasabi maganda yung isang kanta or awitin? Diba, may pinarinig ako sa inyo, tapos yeah, pina-observe ko, baka naman ang sagot niya, puro maganda. Ang ganda, ang ganda. Wala pong iba. Okay, so ngayon, ang didiscuss natin, bago tayo pumunta sa mga iba't ibang klaseng tugtugin, so, dito muna tayo sa elements. Okay. So, yung elements of music, ito natin yung madi-describe kung maayos yung mga iba't ibang klaseng awitin or even for music. I-describe natin yung music or yung isang awitin through its elements. Okay, para ma-discuss natin ng maayos, ano nga ba yung elements of music? Yung isang kanta, halimbawa, nagparinig ko sa inyo kasi ganito yung magiging activity natin. Nagparinig ko sa inyo na isang kanta, tapos pina-describe ko sa inyo, baka naman sagot niya po, wow, ang ganda, ang ganda. So, tanong ko kung bakit. So, kaya dati i-discuss to elements of music para malaman niyo kung paano mag-describe ng music. Ano wala? Wala yung presentation ko, ano? Nakita niyo ba? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Sir, okay po. Opo. Kita po. Opo. Opo, sir. Opo, sir. Okay po. Okay na, sir. Elements of music.
Ay, ito. Okay, so bago tayo mag-start, alam niyo ba to? Opo, sir. Opo, sir. Opo. Opo, sir. Sir, di ko nakikita. Nakikita? Alam ko pa. Sir, hindi po. Sir, sir, hindi po. Alin, yung presentation? Okay. Opo. Okay na po, okay na po. Sino kaya makapag-sample dyan? Wala? Magtatagaw na pangalan na lang? Sir, si Shandy, sir. Hmm? What? Oh. Sample lang. Okay, so, teka. Pili ako, ha? Sample lang. Madali lang naman yan, di ba? Gusto ko marinig yung boses ni... Eto, ito nakahiga. Angkaw. Hello, Mangkaw? Prince? Sir. Alam mo ba yan? Opo. Pwede mo ba kami yung sampulan ng tamang ano niya, magkakaranta? Sir, ang pangit ng boses ko? Wala sa pangit ng boses yun. Basta tama? Iba na lang, sir. No? Iba na lang po. Presentation yan. Sabi. Okay. Wala pong gusto mag-volunteer. Points yan. Wala, ayaw niyo ng grade. Ah, sige, ito na. Okay na. Pagkatama sila. Evelyn. Go. Wala? Ay, iba, nagpa-practice na eh. Sino ba? Ah, sige, Flores, yun na. Ito, mag-grade ang kayata si Flores. Ah, sige, go. Go, go. Umuuna ka ba? Sige, go. Relax ka lang. Row, row your boat. Wala naman tawa din. Row, row, row your boat. Gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Life is but, this life a dream. Row, row, row your boat. Gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Okay, yay. Oh, palakpahan nyo naman si Flores. Kasi magagamit natin mamaya yan yung kanto na yan. Hindi natin pagbabasihan yung mga elements of music. So, didescribe natin yung kantang yan through its elements. Okay? So, but before start, what is music? Ano nga ba ang music para sa inyo? Ano ba ang pagkakait ninyo pag sinabing musika or music? Let you hear, panganiban. Pag sinabi, cut. Ano pag sinabi yung music para sa iyo? Yata, tulog yata. Cut. How about paano? Jan Alfrens. Sinabi music, ano yung pumapasok sa isipan mo? Maganda yung sagot ka, may na ba kaya? Sir? Maganda. Sir? Pag sinabi music? Mga awit ko, mga kanta. Mga kanta. Okay. Oh, pass. Magandang tinig, sir. Magandang? Tinig. Magandang tinig. So, yun ang music para sa inyo. How about Charles? Marin? Sir? Kanta, sir. Kanta. Mga ano sir, gitara, ganon. Okay, so yun, papasok sa isip niya pag narinig niyo salitang music. So, this is natin, ano nga ba ang music? Brand music ng music, iba-iba pala ang ating client.
kakaintindi. Okay, so continue tayo. So when you say music, sound organized in time. So organisado kapag sinabing music. Okay? So kapag ang sound ay hindi organized, hindi siya music. Ang tawag doon ay noise, ingay lang yun. Kapag hindi maayos yung sounds. Okay? Diba? So when you say music, so sound organized in time, inayos, nakaayos yung sounds. Okay? Kapag hindi siya nakaayos yung sound, hindi siya music. Noise yun. Ingay. Okay? So, ayan. Kaibasa nga yung pangalawang definition. Pass. Hindi ba si Danley? Kaibasa yung actual definition. Ako, sir. Na... For the feelings and emotions. Okay. So, for the expressions of thoughts, ideas, and emotions. So, through music, yung gumawa ng musika, na-express niya. Emotion. Yeah, may dumaan na trend. So, na-express niya yung kanyang emotion through their music. Di ba, minsan, pag nakikinig tayo ng musika, so, naiintindihan natin ano nga ba yung emosyon nung nagsulat or nung singer. So, now, let's move to the elements of music. So, dito na. So, maraming iba't ibang klaseng elements of music. So, when you say elements of music, so language of music, lingwahe ng musika. Ito yung elements of music. Sabi pa nga dyan, marami itong mga parts na iisa-isahin natin. Okay? Yung iba't ibang klaseng elements nito. Kasi ito yung gagamitin natin sa ating further discussion. Number one, rhythm. Okay. So, familiar kayo sa rhythm, ritmo. Pakibasa nga yung definition ng rhythm. So, andyan ba si Rain, tagpuno? Pakibasa. Rhythm is the regular repeated pattern of sounds. It serves as the pulse of the musical composition. Okay, so this element has... Diba tayo sa una? So rhythm is a regular repeated pattern of sounds. Ayan nga. So ang rhythm ang nagpapaganda sa musika. Okay? So ritmo. Again, kapag walang pattern, sabi ko kanina, kapag ang sounds ay walang pattern, hindi siya music. Siya ay noise. Ingay lang siya kapag hindi siya nakaayos. This, wala siyang pattern. So, kailangan siya ay merong rhythm. Okay? So, these elements, nasa baba, these elements has three. Three yun, three components. Yung beat, tempo, at meter. Okay? Ito, rhythm. So, number one is beat. Music. Okay? Kapag sinabing beat, so ito yung basic unit of music. Once na nakot yung attention ng isang listener, beat na isa na, for example, mayroong kumalakpak. So isang beat na yon, kasi nakot yung attention ng isang listener. So when we say beat, it is the basic unit of music. Okay? So tempo, paibasa yung tempo. Andyan ba si Nicole? Nicole Hatid. Paibasa? Tempo is the speed of the beat. Every music has its own speed which depends on the mood of the whole music. Most happy tunes are fast while sad music is relatively slow. Okay, so ito. Tempo. Pag sinabing tempo, tatandaan nyo lang, speed. Bilis. Bilis ng musika. Okay? So, ang tempo, importante yan. Nakaka-affect kasi yung bilis or bagal ng musika sa motive ng awitin. Halimbawa, kapag ang awitin ay mabagal or tugtog ay mabagal, anong kadalasang tema ng kanta? Ang sila gusto magot? Itin ko yung question. Kapag ang awitin or tugtugin ay mabagal,
yung tempo, anong kadalasang tungkol yung awitin? Malungkot. 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 Okay, kadalasan malungkot. Kapag mabagal, di ba? Oh, kapag mabilis naman, anong kadalasang mood nung awitin? Masaya. 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 Masaya po. Masaya po. Tanda niya, tempo kapag ang pinag-uusapan ay speed of music or sounds. Okay? Next, meter. Okay, pakibasa ang meter. Puertas. Carl? The meter which composes of time signature is combination of strong beats, accent, and weak beats. Example. 4, 4, 3, 4. And 2, 4. Okay, so ayan, meter. So may meter din sa music. Hindi at tawag na time signature. So ito yung mga countings. Halimbawa, ito yung example sa baba. Itong 4-4, 3-4, tsaka 2-4. Yan yung mga example ng time signature or compass. Hindi yung 4-4, hindi yung ano ha? Hindi yung 4-4, hindi yung 3-4, hindi yung 2-4. Fraction yon. Kapag sinabing meter sa music, ang basa dyan ay 4-4, 3-4, tsaka 2-4. Okay? So, ayan. Anong pinagkaya ba ng mga yan? Ano nga ba yung ibig sabihin niya? Yan yung mga sukat ng beat sa bawat meter. So, halimbawa, itong 4-4. Pag sinabing 4-4 yung kanta, yan ito makikita nyo sa stop ng lyrics. May mga notes. Okay? Kapag nakalagay doon ay 4-4, kaya kapag nakalagay doon ay 4-4, ang countings ng awitin ay 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Parang panagsasayaw, di ba? May countings. Kapag ang countings nyo ay 1, 2, 3, 4, yun ay 4-4. Okay? Kapag 3-4 naman, ang countings niya ay, or para kayo nagkukumpas, yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yun yung countings ng kanta. Kapag 2-4 naman, so 1-2 lang. 1, 2, 1, 2, or 1 and 2, 1 and 2. Okay? Parang sa pagkukumpas kapag nagbibit. Okay? So, sino yung mga kasagot? Ano ang time signature ng lupang hinirang? 4-4 ba? 4-4 po. 4-4 po. Tama ba? 4-4? Up. 4-4 po. Tama sa 4-4 po. 4-4 nga siya. Pero minsan, kapag nagbibit, nagkukumpas, ginagawa siyang 2-4. Okay? Pero ang tamang sukat niya ay 4-4. Pero minsan, kapag nagkukumpas, ginagawa lang siyang 2-4. Okay? Na very good, Mr. Magat. Sino sumagot? Sino sumagot ng 4-4? Si? Si Ryan. Prince Ryan po. Okay, very good. So, next tayo. Reading pa lang yan, ha? Number 1 pa lang yan. Move tayo sa dynamics. Sino yung mga pagbasa ng dynamics? Dynamics naman. Okay, so, pakibasa. Thompson? Carl Jan? The volume of music, loudness, and softness. This can be good. Gradual? Crescendo and decrescendo. Soft music suggests the touch of love. Strong music, so okay. So yan, dynamics. Kung kanina, yung tempo, speed, di ba? Bilis or bagal, tempo. So ngayon, kapag sinabing dynamics, ito ay yung volume, loudness and softness, lakas at ina. Okay, yung tinatawag na dynamics. Okay? So sa stop, kapag sinabing crescendo, papalakas. Papalakas yung volume. Pero kapag sinabing decrescendo, papahina. Okay? So again, pag sinabing dynamics, volume, loudness, and softness. Okay?
So, importante rin yan. Yung pagbabago-bago ng dynamics or nakasuhina ng music. Okay, so kadalasan, kapag love song, malakas, mahina? Mahina po. Mahina. Kapag malungkot? Mahina po. Mahina po. Mahina po. Mahina. Kapag gera, kapag sa gera? Malakas po. Malakas po. Kapag, diba? Kapag masaya. Masaya yung kanta, ano siya? Malakas, mahina? Malakas po. Malakas po. Malakas po. Malakas po. So, tingnan niyo po yung table dito. Okay, may mga PPP, yan. Ito, makikita niyo sa mga stop or sa mga time signature ng mga lyrics sa mga tono. Kapag may nasa kayong PPP, tatlong P, ang ibig sabihin niyan, pianissimo. Or very, very soft. Mahinang mahina. Ibig sabihin yung lyrics under doon ay mahina siya. Mahinang mahina. Pag may nasa kayong PPP doon. Kapag dalawang P, pianissimo. Very soft. Okay? Kapag P lang, piano, soft. Ibig sabihin, mahina lang siya. Parami na parami yung P hanggang tatlo, mahina ng mahina. Okay? Kapag MP, hindi emperador ha? Ang sabihin niya, emperador. Kapag MP, mezzo piano. Moderate, soft, medyo, mahina. Kapag MF, mezzo forte, moderately, medyo malakas. Okay? Kapag F ang nakita niyo doon, ganitong style na F ha? Forte. Sabihin na loud, malakas na. Malakas po. Kapag dalawang F, fortissimo, very loud. Malakas. Kapag tatlong F, fortissimo, mababasa naman, di ba? Very, very loud. Malakas na malakas. Or pinakamalakas siya. Okay, yun yung makikita nyo sa time signature kapag nagbabasa kayo ng mga awit sa staff. Okay, so okay lang sa dynamics. Itindihan? Opo. Sir. Question? Sir, pwede ba kopyahin yan? Tapos silagay sa notebook. Kasi ini-screenshot ko para i-add sa notebook. Ah, sige, ipopost nyo lang sa classroom. Sige po. Hintay nyo lang sa thank classroom. Sir. Tsaka itong video. Binibidyo ko itong ating lesson eh. Sige po. Then, ito, number 3, melody. Ang melody ang pinaka nagpapaganda sa awitin or sa musika. So, paibasa ang melody. Christian, hindi pa ba si Christian Catalonia? Gusto ko marinig ang boses si Christian Catalonia, paibasa. Kung nahihiya yata si Catalonia. So, nate. Ay basa. Cristiani. Nate. Wala rin si nate. Hindi yata ang aking mga estudyante. Pero ako na lang, sir. Sige yun. Sige. Alfred. The most obvious among all musical elements, the melody, it is the organized sequence, horizontal of single notes. Okay. So, pag sinabi kasing melody, ito yung pinaka nagpapaganda sa awitin. Kung magaling ang nag-compose ng awitin, so maganda ang melody niya. Kasi dapat related yung unang nota doon sa susunod na nota. Kung paano niya re-relate yung unang nota sa susunod na nota. Kasi kung hindi siya related, ang pangit ng kanta, di ba? Kung hindi related yung mga tono niya, ang pangit ng melody. Pero kung naka-arrange siya ng maayos, so, ayan. Maganda yung kakalabas na clarity. Okay? So, meron na lang ang klase. Conjunct at disjunct. Pag sinabing conjunct, malalapit lang yung pagitan ng mga nota. Tingnan nyo itong nasa picture. From second space, sa third line, bubaba lang. Magkakalapit lang sila. Unlike sa disjunct, ang lalayo ng pagitan. Okay? So, meron talagang ganyang klase ng
So, yan yung sabihin ng melody, yung relatedness ng bawat note ng kanta. Okay? So, melody tawag doon. Next, harmony. Ito. Isa rin to sa nagpapaganda. Magkasama lagi yan. Melody and harmony. Okay, pakibasa yung harmony. Andyan ba si Quezon, Edwin? Vertical arrangement of sound is a musical principle. Harmony is the simultaneous sounding of two or more notes. Okay. So kung ang melody kanina, horizontal, bahinga, pagkakasunod-sunod. Ito po sabing harmony, patayo. Meron nagkatapat na dalawang nota. Kapag ang dalawang nota ay magkatapat, ibig sabihin sabay yung maririnig. Halimbawa sa piano. Alam niyo ba yung piano? Keyboard? Okay. Kapag sinabing harmony, dalawang K ang pinindot niya ng sabay. Sabihin maghahalo yun. Tawag doon ay harmony. Okay? So, parang dalawang taong kumanta ng sabay, nagkakaroon ng blending, di ba? Yun din ang harmony. Sabay sila para makabuo ng mas magandang kinsula. Okay? So, next tayo. Texture. Okay, so texture. Texture is all about the thickness of sound. Kapal ng tunog. Okay? So, ito. Yung texture ay nahati sa tatlo. Monophonic, homophonic at polyphonic. Okay, tatlong klase yan. So, dito muna tayo sa monophonic. Monophonic texture. Who wants to read? Letter A muna tayo. Sige, tayo na lang ako para marinig kayo mga boses. Ang bawat isa. Sir, Gwen. Ako, sir. Ah, sige, ikaw muna, Shane. Ah, Shandy pala. Monophonic texture. Only single line can be seen, which means there is only one melody or tune playing. Okay, pag sinabi mo na monophonic texture, makinig ha? Ganito yun. Tignan itong picture. Isang line lang, di ba? Okay. Kaya isang line niya, kapag sinabi mo monophonic, halimbawa, yung isang kanta, boses lang naririnig nyo. Walang instrument, walang ibang kahalo, walang kasabay, mag-isa lang kumakanta. Ang tawag doon ay a cappella, di ba? Opo. So, walang tugtog. So, monophonic ang tawag doon kapag walang ibang kasabay. Walang ibang kasabay na instrument, walang kasabay na tao. So, ang tawag doon ay monophonic texture. Okay? So, next tayo, homophonic texture. Okay, read. Bon. Homophonic texture, a single melody is present with an accompaniment of an instrument of several instruments. Okay. So ito ay kabaliktaran ng monophonic. Kung ang monophonic ay isa lang ang naririnig natin, dito sa homophonic, merong isang boses, tapos meron siyang kasabay na instrument. Pwedeng meron nang gitara or kahit yung para sa video, okay. Okay? Kumakanta kayo tapos merong instrument. Pwedeng isa or maraming instrument, okay lang yun. Homophonic ang tawag doon. Yung itong nasa picture, yung ito, itong isang nasa taas, ito yung boses. Tapos ito mga red, ito yung mga instruments. Okay, ang tawag doon ay homophonic. Okay, bawa ko baka taas sa video, okay. So homophonic yung kasi maraming mga ito. Pero ikaw lang kumakanta. Kapag monophonic, kumakanta ka lang, walang video, okay. Okay. So now, polyphonic. Ay, kita ba? So, atlo. Polyphonic texture. Oh, let's read. Wala. Okay, Aquino. Ikaw naman. Evelyn. Polyphonic texture. Two or more melody counters or lines are playing simultaneously. Okay. So, ito, hindi lang isang boses. Maraming boses. Para siyang sa choir. Okay, 'di ba ang choir hindi lang isang tao kumakanta noon. Kapag sa choir marami na kayo, so ang tawag niya doon ay polyphonic texture. Okay? Sulitin ko lang. Monophonic, isang tao lang, walang instrument. Homophonic, isang boses lang pero maraming instruments or isa lang. Okay? Kapag polyphonic texture naman, ito yung marami ng tao. Parang choir.
Okay? So yun yung texture. Kanina pinakanta ko si ano, si iba yung kumanta si Flores. So ano yung kinanta ni Flores? Monophonic, homophonic or polyphonic? Monophonic po. Okay, monophonic. Bakit monophonic po? Okay, tanong, bakit? Acapella lang po. Sir, lang po kumakanta ng ibang instrument. Okay, walang instrument. Pero pag kinanta niya yan sa video, okay. So, ang tawag niya doon ay homophonic. Homophonic. Okay, pero pag kinanta niya ng dalawa sila, kumanta silang dalawa, polyphonic. Polyphonic. Kasi nagdalawa pataas yung kumanta, polyphonic na yun. Okay? Malino naman, intindihan. Six. Timbre. Or timbre. Sa English, basa dyan, timbre. Sa Tagalog, timbre. Okay, napakasimple lang. Pag sinabing timbre, quality of voice, kalidad ng boses. Hindi lang sa boses ng tao, pati sa instrument, meron din timbre, meron na lang. Pero sa tao muna tayo, voices, or timbre of voice. Sa babae, ito, alam ko ng mga nasa choir. Kaya tinanong ko kanina. Kapag sa babae, kapag sinabing soprano, soprano ka. Sabihin nun ay, ano? Mataas. Okay, mataas. Kapag bababa? Alto. Okay, alto. Kapag mezzo soprano, so ito yung katamtaman. Okay? Mezzo soprano. Sa lalaki naman, ang pinakamataas sa boses sa lalaki ay? Tenor. 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 Pinakamataas? Baho. Baho. Iba, baho tawag din eh. Or bariton. Baso. Baso. Okay. So, bakit kailangan na alam mo yung timbre? Bakit kailangan? Sa tingin nyo, alam nyo ba kung saan kayo? Sa soprano, sa alto, sa tenor, or sa bass? Alam nyo ba kung yung box nyo? Opo. Okay, bakit opo. Importante na malaman nyo yung timbre? Okay, pa-off muna mga mic. Pa-off. Para marinig niya, okay? So, bakit kailangan ng tao na malaman niya kung ano yung timbre ng boses niya? Bakit importante na malaman yun? So, what's the answer? Para alam po kung ano po yung bagay na kanta po sa kanya. Okay, so exactly. Very good. So, kailangan na malaman niyo kung ano yung timbre ng boses niyo para malaman niyo anong kanta ang bagay sa inyo. Halimbawa, babae kayo, tapos soprano ang inyong boses. Tapos pinagpipilitan nyo na kumanta ng mga pang-alto na awitin. So hindi siya magtatama. So hindi masyadong maganda yung makakalabasan. Okay? So pipiliin nyo yung kanta na bagay sa boses nyo. Okay? Sa choir nga, importante yan, di ba? Sinaseparate. Ayan. Yun yung timbre. Up, yun siya tayo. Yun yun, ulit ha, ulitin ko lang. So, rhythm, tempo, dynamics, melody, harmony, texture, timbre. So, yun yung mga discuss natin. Marami pa yan, pero ito yung pinaka-basic. So, ayan. So, meron akong questions dito. Okay. So, meron bang gusto sumagot? Takay pa. Ako, sir. Sumagot? Sino yan? Loud po. Loud po. Hmm? Nasagot? Loud. Loud. Okay. F or forte means? Loud. Okay. So, ayan na. Huwag kayong muna sagot at tatawag ko ng pangalan para magbasa at sumagot. Pea. Read an answer. Poliante. Pea, naka-off ang mic mo. Poliante. Read an answer. Wala, natakot yata. Mayuga. Calvin. Read an answer. Recitation yan. Naglalag daw si Bea. Okay, so, Conchesa.
Concheta. Kung saan babasa doon? Neil, Ryan. Ito na lang, sumagot. Hello? Sir, ako na lang po. Sino yan? Kyle? Huertas po, sir. Okay, go. Sir, dynamics. Pakibasa muna. Pakibasa. Which element means volume? Dynamics po, sir. Dynamics. So, tingnan natin kung tama ang sagot mo. Okay, so correct. So, next tayo. Princess. Konja. Princess Erica. Okay, read and answer. Ay, yata si Princess Erica. So, Reyes, andyan ba si Reyes? Sir, ako na lang. Opo, sir. So, sige, read and answer. Conjunct and disjunct are associated with which element? Saan? Harmony po, sir. Harmony. So, tama kaya ang harmony? Ikaw. Sige, baka may ibang sagot ng classmate mo. Sino mo yung isang sumagot? Still. Sir, ako po. Jermaine. Melody po. Melody. So, tiyan natin kung harmony or melody ang tamang sagot. Okay, so melody. Pag kunjang, anis kunjang. So, melody yan, eh. Next. Ito na, pakadali. Sir, ako. Oh, sige, try tayo. Try tayo. Opo, sir. Tempo po. Basa muna, basa. What is the word for speed? Tempo. Tempo. Tama kaya ang tempo? Okay, correct. Ito, dali lang din. So, sino ba hindi ko patatawag dyan? Solis. 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 Piano means soft po, sir. Soft. Tama kaya nga, soft. Okay. Tama. Okay, so yun yung sa elements of music. Lesson naman. So mag-lesson to na rin tayo. Dali lang to. Sa elements of music. So kung nag-training ako ng tugtog, so dapat i-ano nyo na siya, i-describe nyo through its elements. Hindi yung basta madami nyo lang na maganda, dapat mag-discuss nyo ano nga ba yung tempo niya, ano yung kanyang dynamics, ano yung melody niya. So, mag-describe nyo na maayos yung music. Okay, through its elements. So, pusti na tayo sa lesson 2. Wait lang natin, lumabas yung presentation. Ito na ba? Wait na lang yung presentation. Classification of musical. Yes po, sir. Okay. So, lesson 2. So, ito, mixy lang. Diretso na natin. Kung kanina, puro mga awitin, mga music, mga sa kanta. Ngayon, kasi dito sa lesson natin, sa first grading natin sa music, marami tayong madi-discuss na instruments. Pero syempre, dapat alam natin yung mga classification dito kung paano siya gamitin. Kung anong klase yung mga instrument na yung kanilang pagkakakilanlan, ang classification. Okay? Yan. Hello everyone, this moment, we're going to talk about the four classifications of musical instruments. Okay? So, yung apat na classifications, ito actually lima yan eh, pero apat lang muna. Una is chordophones, aerophones, idiophones, at membranophones. Okay? So, isa-isa natin yan. Napakasimple lang yan. Sabi nila, para ma-determine mo kung saan siya kabilang dyan, alamin mo kung paano siya tumunog. Okay? Kung paano siya mag-produce ng sound. Okay, chordophone. Pakibasa ang chordophone. Iban. Iban ba or Iban? Polinaro. Pakibasa. Nakapulog yata si Iban.
Ating marinig boses. Sino ba ito? John Matthew. May basa. Type of instrument. There's instrument where the signature instrument. Strings. Yan. Okay. So again, pag sabing chordophone instrument, ito yung mga instrument na mayroong chords or mayroong string. So magbigay ng halimbawa ng instrument na mayroong string. Guitar. Violin. Piano. Violin. Piano. Electric. Gitara po. Gitara. Okay, gitara. Ano pa? Violin. Ano to? Arfis. Ano tawag dyan? Dito. Ayan, wala. Harpist. Ano na? Harpist. Harpist or harp. Okay. So violin, gitara, basta ang instrument ay merong string at yung string na nagpapatunog ang tawag na big word of phone instrument. Okay, malinaw ba yan? Next, aerophone. What's it? Rudelin Kalisin. Magbasa. Ayan, medyo nagkakaproblema yata sa mic ni Rudelin. Ako na lang po. Okay, so ayan, from the word itself, aerophone. Ibig sabihin, meron siyang hangin. So hangin ang nagpapatunog. Magbigay ng halimbawa ng instrument, lagi natin ito ng ear, hangin, wind. Flute. Trumpet. Wala na? Yan lang? Trumpet lang alam niya? May manok. Sir, pito. Ha, pito. Marisel. Okay, so marami tayo mag-discuss ng instrument na ginagamitan ng hangin. Okay? So, aeropone ang tawag sa mga ganong kasing. Trumpet. Okay. Now let's talk about membranophone. Okay, so kung ay basa, Sir, ako. Sige, sino yung salitang yun? Ako. Sige, Flores, read. Membranophones is any musical instrument which produces sounds primarily by way of vibrating stretch membrane. Okay. So when you say membranophone, ang membranophone ay galing sa salitang membrane. Ito. Pag sinabing membrane, balat. Or cover. Okay? Basta mayroong balat, ito kasi mga gawa sa balat yan. Balat ng hayop. Pwede balat ng kambing, ng baka, no, kung ano-ano ginagawa nilang tambol or drum. Okay? So basta may ganyan na instrument, ang tawag dyan ay membranophone. Yung may mga cover siya, yan ay mga gawa sa mga balat ng kayo or leather. Okay? Yun ang nagpapatugtog. So membranophone. Since sa iyo pop music, marami tayong mali-discuss na membranophone instrument. So pang-apat, idiophone. Ayan, pagbasa ang idiophone. Sir, ako na. Sige, kayo doy. Nakamute ka, Shandy. Idiophone instruments are musical instruments which create sound primarily by way of the instruments vibrating in itself without strings or membranes.
Sir, hindi okay. Ah, naputol. Without string or membrane. Okay. So, kaya, idiophone, kapag sabing idiophone, plus, tama na ka, ito yung instrument na pinapalo. Pinapalo para tumunog. Binabibrate yung katawan ng instrument. Magbigay na halimbawa ng mga gano'n, yung mga pinapalo. Simba. Simba. Lyre. Drum. Drum. Doon siya kasama sa membrano po. Okay. Okay po. Xylophone. Okay, at membrano. May iba. Okay, so yun yung apat. Ano ulit yung apat? Sino mga pag, you know? Sino mga pag-enumerate yung apat na instruments? Apat na classifications. Monophonic. Sir, ako po. Sige, Jermaine. Chordophones, aerophones, membranophone, idiophone. Okay, so very good. So, okay yung apat. Actually, yung panglima, mayroon pa yung panglima, hindi ko lang sinama, electric. Basta gumamit ng kuryente, so yun ay kasama sa electric instruments. Okay? Yung mga may electricity na gumagamit. Okay, so nandito sa mga questions. Okay. Ayan, naman sa read and answer. Sige, Flores, read and answer. Basahin mo muna. I'm going to play this instrument on stage under what classification of musical instruments will this belong? Oh, saan? Ponohon. Saan classification siya kasama? Yung sa apat? Aerophone, chordophone, idiophone, or membranophone? Ang sagot mo? Chordophone. Sinang siya tumulong? Sige, taas ang kamay. Taas ang kamay si Bueno. Buwan, ano sagot mo? Chordophone, sir. Ha? Chordophone. Chordophone. Tama kaya ang chordophone? Meron pa ibang may sagot? Wala. Sige. Chordophone, may sagot. Okay, so correct. Chordophone. Ano kasama? Ano bang instrument yan? Violin. Okay, violin. So next. O yan. O sige, di na magtatawag. Mag-volunteer lang, so magbasa at sumagot. Sir, ako po. Jermaine. If I'm on a parade and playing this instrument, under what classification of musical instrument will this be? Aerophones po. Aerophones. Tignan natin kung tama ang sagot mo, ha? Okay, it's correct. Aerophone, musical instruments. Okay, so next. Ito, napakadali. Sir, ako, sir. Sige, all friends. If I playing this instrument together with this group, under what classification of musical instrument are we playing? Ano? Saan? Alis sa apat. Sir, membrano po. Membrano po. Tama kaya? Pero ba yung may sagot? Idiophone. Tingnan natin, ha? Membrano po. Again, ulitin ko. Bakit membrano po? From the word membrane, pag sabi ko sa yung membrane, balat. Balat ang kayo pang ginamit nila dyan. Okay? Membrano po. The last one. Sir, ako ulit, sir. Ba naman. Thank you.
pala, gusto mo sumagot. Okay, so yan natin para si pala lang, iba naman si Kat. I'll be playing this chimes together with triangle. In what classification of musical instruments do they belong? Egypone po. Okay, so Egypone. Tama ba, class? Egypones? Okay, so Egypone. Ano bang instrument yan? Tawag dyan. Ang tawag dyan ay chimes. Okay, na may triangle na maliit, pero chimes talaga siya. Okay? In summary, ayan. So, any musical instrument na sa string, ang tawag doon ay chordophone, basta may string. Okay? Kapag play use of air, so aerophones, from the name aerophones. Then, pangatlo, any musical instrument which produced by vibrating stretch membrane, so membrano po. Then, pang-apat, any musical instrument that creates sound by vibrating itself or pinapalo mismo. So, ayan, idiophone. Okay? So, ayan, sakto. 29, tapos ang lesson sa atin. So, nasagutan nyo na ba? Ah, close na ito, ha? Ayan, so open nyo ulit ang mga camera. Okay, so ayan. Nasagutan nyo na ba yung pinost ko sa classroom natin? Opo. Nasagutan nyo yan. Ay, opo. Plus, baliin yung mag-check ng mga classroom. Kahit hindi sa mape. Araw-araw, mag-check kayo na classroom nyo. Lahat ng subject. Tingnan nyo yung classwork doon. Tingnan nyo kung meron ba yung hindi nasagutan. Sagutan niya, ha? Okay po. Meron naman pinost doon na pretest. Ayan, so, bukas, nag-proposalit ako ng inyo ang mga sasagutan kahit hindi tayo mag-klase. Okay? So, meron din mga activities ako napapagawa sa inyo kahit hindi tayo mag-meet. So, meron ako mga online activities na kailangan nyo ma-accomplish. Kasi ang susunod na meeting na natin ay next week na. Diba? Okay, so magpo-postpone na ako doon ng inyong mga lessons na pag-aaralan nyo at yung mga videos sa ibang section para masagutan nyo yung mga activities na ipo-post ko doon sa inyong classroom. So, naturunan mo kayong gumamit ng classroom, di ba? Opo, sir. Okay. So, ano yung lesson naman natin? O, bago tayo mag-sara? Mag-close? Elements of music. Elements of music. Sa 2. Lesson 2. Classification. 4 types of musical. Okay, classification of musical instruments. So, yun yung gagamitin nyo sa pag-describe ng mga susunod nating lessons. Okay? Sige. Okay na yan. So, next meeting na lang ulit. Magsagot na kayo. Mag-merienda na muna. So, sige na. Goodbye, class. Okay po, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, bye, sir. Po. Bye, po. Bye, sir. Thank you po. Bye, bye, po. Goodbye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, bye, yes. Bye. Yes. Hindi ako natawag, sir. Bye. 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 Bye.